vlog day number 1. Okay. So guys, pupunta kami na ang El Deposito Museum mamaya. Kita nyo, ngayon ano muna kami? Tawag yan. Merienda muna kami, merienda time. Dito. Lunch na. Dito kami ngayon kay Lamasi. Galing kami school kanina, kaso sabi ko kay Masi magpalit muna siya ng damit kasi naka-uniform siya. So yun, after namin kumain, pupunta na kami doon. And yun. See you there. Oh. So guys, ayun. Tapos na kaming kumain and pag-beach. Papunta na kami doon sa El Deposito. Nasa jeep na po kami. Sakyan po namin is Pagod Quiapo. Ewan ko kung naririnig kami pero basta sa jeep kami. And yun, break na lang ulit kayo pag nandun na kami sa museum. Bye-bye! So ayun, nasa San Juan jeep na kami. Yes, progreso San Juan. On the way into the museum. San Juan City. Malawak ang lugar. Ito ang tinatawag na fire truck. Mama, tumakas. Ayun, ito tinatawag na pinaglabanan shrine. Maraming nagja-jogging. May mga nag-exercise. May mga nagka-cutting. Ayan, may mga bata. Lawak. Sis, pinaglabanan siya. May mga naglalaro. May nagsasayaw. So guys, naliligaw kami. Di namin maanap. So guys, cancel na po yung vlog. Di na po kami pupunta. Next time na lang po, Sir Jay. Nawawala po kasi kami. Hindi po namin makita yung El Deposito. Palagpas pa dito. Doon pa guys. Pala siya. So ayun. Kung maliligaw kayo dito. So guys, huwag na kayo pumunta dito kasi nakakaligaw. Travel vlog pero naliligaw yung mga nagpa-vlog. Uy, 75 tayo ni Sir. Sir, wag. Pero sobrang hangin. Sobrang hangin. Ito is alawak ng place, guys. Punta kayo dito. Highly recommended itong pinaglabanan. Ay, ito na ata yun. Ito ata, ito na. So guys, nakita na namin yung ano, El Deposito. Ito na, kita na namin. Ayun. Nakita na namin yung El Deposito. Ito na pala siya. Ang plot twist guys, sarado pala siya ngayon. Ayan, ito na siya guys. Ayan guys, yung El Deposito. Kita na namin siya. So ngayon, aalamin namin kung bukas ba siya o hindi. Open kuya. Open po ba yung El Deposito? Sala. Ah, okay. So ayun guys, sarado pa rin El Deposito. So ayun guys, pinipilit na si Kuya Guard na papasokin. Ito yung... So guys, ano, pabalik na kami. Ang sarado yung El Deposito. Paano to? Hulo. So guys, ano na lang kami. I-tutour namin kayo sa pinaglabanan. Brief history, ang pinaglabanan po kasi dito po nagsimula yung unang gera sa Pilipinas. Dito po nakipaglaban sila Andres Bonifacio. Ayun. Hindi.
So guys, nandito pa rin naman kami sa El Deposito. Aso, sa labas nga lang. So, kukwentuhan na lang namin kayo ng brief history ng El Deposito. Ano nangyari doon sa El Deposito? So, nung panahon na sinakop tayo ng mga Espanyol, kinontrol nila lahat, pati yung mga tubig natin. Tapos, pinagsama nila lahat ng mga taong Pilipino sa mga pueblo-pueblo. Kaya, pati yung tubig natin, imbis na nasa gilid-gilid tayo, nakatira tayo sa mga lupain na malapit sa tubig, pinagtira-tira nila tayo sa iisang lugar. Kaya nahirapan yung mga Pilipino na kumuha ng mga tubig para sa mga pangangailangan nila. Kaya ang ginawa ng gobyerno bilang solusyon dito is gumawa sila ng isang underground water reservoir. So ayun yung nakikita natin ngayon. Itong El Deposito na kung saan ginawa na siyang museum ngayon para maalala natin yung history. Water. Wow! Grabe pala yung mga Espanyol eh, no? Ano sila? Water natin. Sinakop lahat, pati yung tubig natin, kinontrol nila. Is that true? So, ayun. Ayun guys, so hanggang dito na lang for today. Because sarado ang El Deposito. Tapos na ang aming day 1 vlog. Magiging 2 days vlog. Magiging 2 days na yung vlog namin. 2 days. So babalik na lang kami kapag open na siya. Update na lang namin kayo guys ha. Bye. Ayun guys. So ayun. Ito na kami ang aming day 2 vlog sa El Deposito. Kaso ngayon, pumunta kami ng El Deposito. Diba nung huli pumunta kami doon sa Rado. Ngayon, may field trip naman. Ano ba yan? Parang ayaw ata kami pag-vlogin sa loob ng museum. Parang imposible na to ah. Paano? May field trip! Paano to? Hala! Ano ba yan? Ayan. Kunyari may anak tayo. Ayan, nakapila kami sa mga pila na mga nagpi-field trip. Kasama kami. Ayan. Ito lang tayo sa pila. Para ano. So guys, ang gagawin na lang namin, sasama kami sa pila ng mga estudyante. Sikat na lang tayo. Kunyari. Pasok na lang tayo sa wakas, diba? Ang gagawin namin, kunyari, ako yung parent. Itong kasama ko, siya yung anak ko. Yung student. So yun guys, kung makikita nyo sa part na to, makikita nyo na nakapila kami sa pili ng mga estudyante. Nakapila kami sa mga nagpi-field trip. Ayun no. Kasama kasi kami dun. Nakapila kasi kami kasi di namin alam kung pwede ba pumasok o hindi. Ayun no. Yung isa dong ate dun, ina-assist pa kami. Sabi, ma'am, dito na lang po, ma'am. Ma'am, dito po yung ano, ma'am. Ayan, tapos itong part na to, pababa naman kami neto sa ano, dun sa mismong tunnel, papakita na namin yung tunnel sa El Deposito. Tapos, ayan, kung makikita nyo dyan, ayan, pares kami naka-hard hat. Kinuha pa namin yan sa mga nagpi-field trip. Nagkulang tuloy siya ng dalawa dahil sa amin. And, ayan, no. Ayan, no. Kita alam nyo yung... guys. So, lahat ng El Deposito, nagsimula ito dahil sa isang lalaki. Ang pangalan niya, Francisco Carriedo Itereto. So, isa siya napakayaman na businessman na nag-donate siya ng 10,000 pesos sa lungsod ng Maynila. Tapos, dinonate niya yung pera niya para magtayo talaga ng waterline. Kaso nga lang, na-reject yung kanyang proposal. However, in 1869, si General Palacios, isang engineer na nagtrabaho na siya dati sa paggawa ng San Sebastian Church. Siya yung nagpatuloy ng project at ipinangalan yung project na to na Carriedo Water System. So, in 1903 naman, na-control ng mga Amerikano yung waterway dahil nga kinonalize nila tayo, diba? And they took advantage of it and ginawa nila ito isang military base. So makikita nyo doon sa museum naka-display yung mga bala, yung mga helmet. Tapos noon, nung Japanese colonization naman, nagamit pa rin yung El Deposito. This time, ginawa siyang hospital para sa mga nagsasuffer ng tuberculosis. So ayun, fast forward tayo ngayon, 2015 to 2016, sinimulan na ulit siyang i-renovate, linisin, ganun, kasi nga super dumi siya and in-abandoned talaga siya. And natapos siya noong mga 2019, kaso
nagkaroon naman ng pandemic. And yun, after ng pandemic, binuksan niya itong El Deposito para mapakita yung history ng El Deposito and ma-showcase din yung past neto kung ano ba mga nangyari, ganon. Yun. Ayun o. So guys, na-tour na namin kayo sa El Deposito. Pakita na namin lahat. Alam niyo na ngayon yung history niya, kung bakit nga ba ginawa itong El Deposito, di ba? Yes. And so finally, guys, nakapasok na kami. Yes. Kahit sumabay lang kami sa mama. After a while. So yun guys, dito naman natapos yung aming vlog. Kung nagustuhan niyo to, mag-like and subscribe na lang kayo and manood pa kayo sa amin. So, yun lang po.